Ayun, alright mga padi. So ngayon, meron tayong bagong dating na sasakyan. Ito. So ito, dumating dito sa atin, naka-flatbed ito, no? Galing si itong sasakyan na to ng Bacoor, Cavite. Ayan. So ngayon, ano ba yung naging issue dito? Okay sir, tara tingnan natin mga padi. So ngayon, ito mga padi, kaya siya flatbed, no? Kasi unang-una, ang nangyari dito is nag-overheat si bossing. No, nag-overheat yung makina, ginagamit niya, and then nag-overheat sagad yung overheat ni boss hanggang sa namatay yung makina. Ayun. So, main reason nangyari, sabog yung kanyang radiator. Ayan, mga padi, kita nyo yung tagas ng radiator niya dyan. So, bumiyak na yan talaga. Ayan. Tapos yun nga, makalawang na rin kasi. Ayan, isa pa yan sa mga cause, no? Okay. So, ngayon, nung nag-overheat siya, namatay yung makina, and then nung ngayon, umaandar naman siya, yun nga lang palyado. Ayan, ito, pakita natin sa inyo. Ayan, start natin. Ayan, umaandar naman siya. Kaso, yun nga lang, ayan o, kita yung inig ng makina, palyado. Ayan o. Tahimik naman yung makina, kaso ayun nga, palyado na sa ngayon, oh. Yan. So yun, kapag ganyang palyado, titingnan natin kung nagkaroon ng problema sa makina na dahil doon sa pagkaka-overheat ni bossing, ano. Ayun. So ngayon, ito gagawin natin, akit muna natin siya doon sa taas ng shop, and then bubuksan natin ngayon yung makina niya. So actually, ang gusto naman talaga dito ni bossing gawin is talagang i-refresh na rin yung makina, kasi nga syempre may edad na rin at yung makina niya hindi na rin ganun kalinis, and gusto niya rin i-recondition ito yung makina niya para at least wala na siyang kaba na gamitin itong sasakyan. Ayun. Ayan. Actually tahimik naman nga siya, oh. Yun nga lang talaga na yan, palyado, kita mo yung pumapalag yung makina, oh. Diba? Yan. So meron tayo ulit isang project na pang engine refresh. Alright. So ayun mga padi, ngayon iakit muna natin ito dun sa taas ng shop para maumpisahan na, mabaklas na natin and masilip natin. So we are hoping na sana wala na mga naging major na issue doon sa kanyang engine internals after niya mag-overheat. So yun kasi possible baka nagkaroon ng singaw, no? Tapos, well, tingnan natin. Magkakaalaman tayo once buksan natin yung makina. Ayun, alright mga padi. So, ayan, nabaklas na natin yung makina ng ating Lancer pizza, no? 4G15 na carb. Ayan. So, ayan, talagang madumi na rin naman talaga yung makina niya, no, mga padi. Ayan. So, yan ang gusto kong gawin ni boss, papa-refresh na sa atin yung makina. So, yun, nag-overheat siya, no? Ayan, so ito yung engine internals niya, no, mga padi. Ayan. So lilinisin natin maigi to. Ayan. So ito yung before na picture at video niya. Ayan. So ngayon, ito ngayon nakita natin problema. Anong nangyari sa kanya? Kaya siya palyado dahil ito na nga. So ito yung head gasket niya, no? Ayan. Ayan. So pakita natin sa inyo. Ayan, no? Putol. Putol yung sa 3 at 4. Ayan. Kaya siya pumapalya ngayon. Kaya siya naging palyado. Putol yung ating head gasket. Yung sa pag-overheat niya ito. Ayan. Oh. Ayan. So, steel na head gasket ang ginamit nila bossing dito. Ayan. So, yun. So, ngayon, gagawin natin. Cleaning tayo. Check natin yung mga bore. Hindi pa tayo na-check, ah, kasi kababaklas pa lang natin ng makina nito. So, ito na yung piston niya. Ayan. So, piston niya, okay pa naman. Yung piston ring, ano, umiikot pa, oh. Maganda-ganda pa naman. Ayan. Ayan, oh. Umiikot pa naman yung, ito, tulog na oil ring. Ayan, tulog na oil ring, ayun, umiikot. Ito, umiikot pa itong isa. Magagalaw pa. Ayan. So, ngayon, linisin muna namin itong mga makina. Ayan. Tapos, checking kami ng dito sa loob ng bore niya.
No, hindi pa natin ma-check ngayon kasi hindi pa siya ganun kalinis, no. Anuhin muna namin 'yan. Pero at least nakita natin ngayon yung naging main na problema. To. Pumutok yung head gasket niya. Ayun. Ngayon yan, kapag nag-overheat talaga tayo, kaya iiwasan natin mag-overheat yung ating mga sasakyan, mga padi. Alright, so ito, tapos ito, yung kanyang radiator, papalitan na natin to. Hindi rin papa-repair yan. Yun, kasi ano, kita nyo yung kalawang, oh. Tsaka, ayan, bumiyak nga yan dito. Bumiyak yan dito. So, hindi rin papa-repair yan. Palit na tayo nyan. Alright. Timing belt nya. Ayun, okay pa naman yung timing belt ni boss. Maganda pa naman yung timing belt nya. Yan. So, hindi na tayo magpapalit ng timing belt. Yan. So, ito, re-refresh na lang natin to. Linisin natin yung makina. Buong makina lahat. Tapos, inspect pa rin natin, no? So, double checking pa rin kami dito. Yan. Double checking ulit natin yan, lahat ng pyesa nya. Bago natin siya. Makikita kasi natin yan once malinis na eh, yung ating makina. Ayan. Alright, mga padi. Sayang yung...